Samantala, kwinestiyon sa Senado ang kakayahan ng Board ng National Grid Corporation of the Philippines na magdesisyon kung wala ang mga miyembro nitong Chinese. Pinatitignan rin ng Senado sa Energy Regulatory Commission ang maliit umanong buwis ng NGCP. Nagbabalik si Ian Cruz. Sa muling pag-usisa ng mga senador sa mga delayed down na proyekto ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, lumabas na karaniwang problema ang right of way sa mahigit 30 proyekto. Na-question din kung bakit hindi pwedeng magtipon ang 10-man board nito kung walang kinatawan ang apat nitong Chinese members. What if there's a sense of urgency, I need to make a decision? You can still do that, Mr. Chairman. On that same meeting. Not on that same meeting because you have to adjourn. Pangamba ng chairman ng Committee on Energy, dehado ang mga Pilipino sa bagay na ito. The Filipino majority cannot make decision even na majority sa kanila, even na nandoon silang lahat, even na may quorum. Kailangan talaga i-adjourn 2 beses. At the end of the day, can they delay? Yes. Can they help hold us hostage? No. Decisions can be made within the hours. The Filipinos, when it needs to, they can make decisions without the Chinese. Git ng NGCP, kahit Supreme Court ay kinikilala ang lehitimong proteksyon ng minority ng board. Pero nanghinga na ng GR o General Register Number ang NGCP ukol dito, hindi nila ito na-produce sa pagdinig. Pinare-review rin ng mga senador sa Energy Regulatory Commission ang maliit umanong buwis ng NGCP kahit malaki naman ang dividendong pinamimigay sa stockholder. Lumabas din sa pagdinig ng Senado ang 3% franchise tax ng NGCP pwede nilang ipasa sa mga consumer. The commission has started deliberations on this franchise tax issue. Meron kasing ERC resolution that allowed the passing through of this franchise tax. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz nakatutok, 24 oras. Good news mga kapuso! Maaari niyong mapanood ang 24 oras at iba pa naming mga newscast sa aming YouTube channel. I-click lang ang subscribe button na lalabas sa screen. Sa mga kapuso abroad, maaari niyo kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.